So, ang decision ng court, ipaparesibe yan sa Solicitors General. And the Office of the Solicitors General is makikita mo yan sa Makati City. So, lahat ng mga cases, pinaparesibe sa Solicitors General. And everyone, welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, this channel features different informative videos about parenting, about child rearing, about annulment, about health, at marami pang iba. Kaya subscribe na para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. Today's video, pag-uusapan natin kung ano ang gagawin pagkatapos kung meron ng decision ang korte, at sasagutin din natin ang mga katanungan na nasa comment section about annulment. Sasagutin din natin yan isa-isa. Kaya watch this video up to the end. After how many years of waiting or months of waiting for your annulment? Yes, at last, congratulations if you already got your decision ng korte. Pero hindi pa po yan tapos. This is just a part 1. And there is also a part 2 para talagang mapalitan na or ma-change na ang status mo sa PSA. I finished my scheduled hearing October 2020. And finalo up ko sa korte. Nagpunta ako sa korte na tinanong ko kung ano na, kumusta na pala. Hindi na ako nagantay sa attorney ko. Pinalo ako na siya. Pinalo ako yung tahan ko. Kumusta na yung case number like this. Kung ano na ang status niya. So, sabi nung clerk doon, ay ma'am, itong case na to, hinanap nila. Ay, may decision na po si judge. Sabi ko, ay, nagulat pa nga ako. Ay, may decision na pala. Sabi sa akin, ma'am, antayin nyo na lang po yung mail sa inyo. So, yun. Aantayin mo yung mail. Siyempre, yung mail na yung post sa post office. It takes weeks pa yun, no? So, ang ginawa ko naman is, pupunta ako sa post office talaga. Tapos, yung naka-assign na postmaster sa amin, kinukuha ko na yung number niya. Sabi ko, sir, may ganito po bang apelido? Kasi kapag hindi niya na-deliver yan, walang naka-receive sa'yo yan, i-re-return lang nila sa court yan. So, pinupuntahan ko na sa post office talaga. Kung malapit ka sa post office, why don't you go there, no? Kausapin mo kung sino yung postmaster na assign dun sa lugar ninyo. I-update naman mo ng postmaster. At pinuntahan ko sa post office yung mga po. And then I got the decision, and it's 10 pages decision ng korte. At ang pinaka-importante dun, yung pinaka-last page, yung pinaka-last na it declares that this case is null and void. So, it means that congratulations! Na, nag-decide ang korte na yung kaso mo na final sa korte na annulment case is approved na, magiging null and void na yung kasal nyo before. So, ano nang pagkatapos niyan? Ano nang gagawin? Tinawagan ko yung attorney ko. I said na, attorney, may decision na. What's next? Sinabihan niya ko eh. Sinabi kung ano ang next na gagawin. So, sabi niya sa akin, may two options ka. First is, pwede mong ipaprocess sa team namin yung papers mo para mapadali na mapalitan yung makatatak sa marriage contract mo na null and void na yung marriage nyo. Or you can do it personally. So, ang decision ng court, ipapareceive yan sa Solicitors General. And the Office of the Solicitors General is makikita mo yan sa Makati City. So, lahat ng mga cases, pinapareceive sa Solicitors General. And it takes ilang buwan pa kung hindi mo siya aasikasuhin, hindi pa yan pupunta sa matatatakan sa Solicitors General. So, kung nagpapadali ka, pumunta ka lang sa Solicitors General, ipareceive mo doon. So, what I did is, may kaibigan ako sa Manila that time, pinadalhan ko siya ng authorization letter, and then, pinapunta ko siya sa, pinakausapan ko siya na pumunta sa Solicitors General para pinadala ko sa kanya din yung copy ng decision ng korte, pina-receive. At pag na-receive na nila yon ng Solicitors General, meron silang ibibigay na certificate na na-receive na ng Solicitors General, ibabalik mo din yun sa korte, no? Pagbalik na sa korte, bibigyan ka na ng finality of judgment, certificate of finality of judgment. So, yung certificate of finality of judgment, tapos yung judgment ng korte na na-receive ko na una, yun yung ibibigay ko sa city kung saan ang korte na pinaganapan noon. So, I was at Butuan City. So, pupunta ako sa civil registrar ng City Hall para mag-submit doon. And marami rin copies yun. Pagkatapos noon, pupunta din ako sa saan naka-register ang aming marriage contract. And it was registered at Cavadbaran City, a nearby city. So, pumunta din ako doon para ipareceive din sa registrar ng munisipyo na yon. So, yun yung pinupuntahan
ko. At yung sa korte, syempre, ibabalik mo din yung... Pag na-receive na yun, ibabalik mo din yung sa korte. So, sila na yung sa registrar, sila na yung magpo-forward ng finality of judgment, tsaka yung judgment ng korte dun sa higher sa Philippine Statistics Authority. And after a month, nakita ko na pagkuha ko sa PSA, mayroon na siyang annotation sa gilid. No? Yeah, mayroon na siyang annotation na null and void. So, hindi mo papalitan yung apelido mo because may na-annotation na nakalagay doon na null and void. So, ibig sabihin, you are back to single, ayun, back to single, kasi walang visa na, hindi na wala ng visa yung kasal na nangyari. Yan, dito na po tayo sa ating Q&A. So, kung may mga comments po kayo, kindly comment down below. Sasagutin po natin yung mga previous comments about annulment. So, Q&A time na po tayo. So, may question po dito na, okay lang po, walang witness, ma'am. So, sa annulment ko po kasi, nagkaroon ako ng witness. Pero okay lang naman kahit walang witness. Your main witness, kung ang ground mo is a psychological incapacity, is your doctor or your psychologist. Pero I have other witness pa kasi, yung mother ko ginawa kong witness na nag-testify siya sa court. So, kung wala ka namang other witness, then it's okay. Yung iba namang case, yung mga kakilala ko, wala naman na silang witness, kundi yung doctor lang. Another question is, attorney help po for annulment. Again, disclaimer po, I'm not an attorney by profession. This video comes from my own experience and also from my research. And nakatulong sa akin about the legal matters is the book that I've read. Yan. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. The Health and Home. Meron kasi siyang mga legal advices. And you can also email the attorney. Sumagay sa attorney doon. And not only that, you can get from that book, meron din about health, about relationships. So, during the time of the stressful talaga yung mga pangyayari. So, I've learned a lot of things to cope up with those negative happenings in my life into positive. So, I suggest na grab the copy of that book na nasa Shopee naman siya available. Next question na po tayo. Madam, isa pala akong OFW. Hindi ba ako pwede mag-apply sa PAO ng annulment? Hello po. Pwede naman po kayo mag-apply sa PAO ng annulment kung meron po kayong mga requirements na nabanggit ko. Depende po kasi yan sa PAO. So, kung i-grant nila na gana ikaw ay OFW, try nyo. Mag-inform po kayo. Kuha kayo ng information kapag naka-uwi po kayo. Kasi I have a cousin na nasa ibang bansa din siya nagtatrabaho, pero hindi na kasi siya nagpapaw at syempre, nasa ibang bansa naman siya, ginastusan niya na lang talaga and nagpa-private attorney na lang din talaga siya. Another question is, kung divorce na dito sa Hong Kong, okay na ba? So, hello po. Meron po kasi tayo yung jurisdiction na tinatawag. And based po dun sa manabasa kong book is, kapag jurisdiction ng Pilipinas, sa Pilipinas lang po. Now, kung divorce na po kayo sa ibang bansa, yung decision ng court doon sa ibang bansa is, kailangan mo siyang ipareceive dito sa Pilipinas. So, kailangan mo pa rin kumuha talaga ng lawyer or ng attorney. Hindi na ganun kataas yung process ng magkakaroon ka pa ng hearing dito sa Pilipinas. Because, ipapareceive na yung decision ng korte doon sa ibang bansa dito sa Pilipinas. So, kailangan din talaga siyang i-process. So, hindi na ganun kamahal din kasi nga hindi naman nahahaba siguro ng ganun. Meron naman na akong mga kakilala din na nagpa-receive na lang sila ng decision from the US. Nagpa-receive na lang sila ng decision dito, kumuha sila ng attorney na i-process yung documents para papalitan din yung, magkaroon na din yung status nila sa PSA, magkaroon na ng annotation na null and void na or divorce ang marriage na yon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, and kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. Thank you for watching. See you next week. Bye. God bless.